4K camera, action camera. BABYSNAIL, so na-order ko po siya sa Shopee. So, ilalagay ko na lang yung link kung saan siya pwedeng bilhin. At tingnan natin kung maganda ba talagang glass ito ng action camera. Pwede na ba to or tingnan natin. Yeah, buksan na natin ha. Ito na nga pala yun. Umating siya. Kani-kanina lang. So, buksan na natin. Kung ano naman ito ang box na to. Kung anong mga meron siya sa box niya. Bukod sa mga sa camera, so accessory siguro. Given na yun, meron na yun. So, tingnan natin. So, ito dumating to. Siguro in order ko to mga almost umabot siya ng 2 weeks kasi galing pa siya sa China. Ano na natin ah. Ito, balik na balik to. Yan. So ito, makikita nyo, okay. So nakalagay dyan is 4K Ultra HD 60fps native. 4K HD 20MP with electronic stabilization with external mic. Pwedeng gamitan ng external mic. And 13 feet. O 131 feet pala. Underwater, pwede siya siguro. Kasi ito yung ano niya, i-scan natin mamaya para magkaroon ng application sa cellphone para siguro sa remote, ganyan. Okay, so native daw. And sa likod, resolution 4K, 30fps, 1080p, 120, 60-30fps, 720p, 240fps. Sa photo naman niya, 20 megapixel, 14, 10, and 8 megapixel. Sa format niya sa video is H.264MOV. Sa photo niya, JPEG. May electronic stabilization siya. Sa 4K 60-30fps. Okay, pinatayin. LCD, 2.0 TFT screen. Image sensor niya is 12.4 megapixels Sony CMOS sensor. So, sa mga hindi nakakaalam, dalawang klase kasi ng ginagamit sa camera. Isang CCD, tsaka sa CMOS. Yung CCD sa CMOS, may pagkakaiba talaga sila. Sabi nila, mas maganda daw yung image quality na nilalabas ng CMOS. Meron nila sabi ng CCD daw. Mas malakas daw ang konsumo na kuryente ng CCD kaysa sa CMOS. So, yung mga ganyan, i-search nyo nila sa YouTube, marami nyan. Pero, kadalasan kasi ngayon sa mga camera, lalo na sa mga consumer camera, like yung mga DSLR, CMOS yung ginagamit na sensor. Kaya maganda yung mga kuha nila. Then, wide angle siya. 6G. Ibig sabihin nito 6G is 6 glass daw. Dense. May built-in mic, external mic, pwedeng gamitin. So, pwede siya sa Android and iOS. Meron siya remote control. Remote control, tama. Remote control. So, makakokontrol niya siya through remote. So, waterproof, and magamit siya ng TF card up to 128 GB, pero hindi kasama rito. Okay, so ito 170 wide angle siya. Okay, ito siya. Okay, yan. Buksan na natin. Ito, wala pa masyado nagre-review na ito kasi wala pa ako masyado nakikita sa YouTube na nagre-review na itong
BABYSNAIL na 4K action camera na to. May mga nag-unbox pero wala pa ako nakikita sa YouTube. So, ipit ah. So, unang lalabas sa inyo ito yung camera. Ito yung camera niya. Nakalagay siya sa kanyang waterproof case. Okay, nasa loob yung dual LCD yung BABYSNAIL na to. Tapos ito yung remote. Tingnan natin yung babang laman sa loob. Usually, kung ano naman nakikita natin na nakukuha natin sa mga action cam na galing China, halos pare-pareho naman laman yan. So, syempre yan. Ayan, Velcro. Ayan. Yung extra back, ano yung siguro tawag dito? Cover. Tapos yung USB types. USB. Micro USB. Hindi pa siya type C. So maraming attachment. Ayan. As yung housing niya. So, pwede siyang ilagay sa mga helmet. So, sa susunod, te-testingin naman natin ito. Lalagyan natin sa helmet. Tapos tingnan natin yung ika-camera test natin, video test natin itong BABYSNAIL. Kung maganda talaga siya. Kung okay yung stabilization niya. Tsaka maganda ba yung kuha niya. Maganda yung makukuha niyang photo. Tsaka video kung maganda yung kulay o hindi. Ay kita natin sa susunod na video. Abangan nyo. So, ngayon pa lang, ito lang ang gagawin natin ngayon. Unbox lang natin. So, ito. Tsaka manual. Gusto manual. Ayan. Yun lang. Wala siyang kasamang remote. Ano? May remote pala. Wala siyang kasamang external microphone. So, minessage ko yung ano, yung mismong seller nito, tinanong ko kung meron silang kasamang microphone. Sabi wala daw. So, Chinese siya, medyo nahirap siya mintindi na English. So, ang ginawa ko na lang, umorder na lang ako ng ibang external microphone sa ibang company. So, ang pinuha ko is yung sa Dragon Touch, gawa na akaso. So, itong Dragon Touch na to nasa 300 plus. 2.5mm nga pala yung jack niya. Hindi siya yung 3.5. So, yun nga, isa pang ano niyan. 2.5 siya. Buksan natin. Magaling na siya buksan. Ito yung action cam. Yan. Yan yung pangalan niya. BABYSNAIL. BABYSNAIL. So, yung battery niya nandito na sa buksan natin. So, yung button niya, ito sa harapan. Sa taas. Wala siya sa harapan kasi mayroon ng LCD. So, ito yung M, tsaka yung OK. So, yung OK siguro nandito yung power niya. Hingin natin. Ayan. Itong M. Ayun, bumuka siya. So, ito yung kanyang up and down. Touchscreen din pala siya. Yan, touchscreen. So, meron siyang, hindi nyo kasi masyadong makikita, no? Mabit natin. Yan. Video resolution. So, sinabi ko na nga, may hanggang
4K 60fps siya. So nauon pala yung kanyang ano. So no card. So paano nilipat natin to sa harapan? Siguro hindi na natin pang ano. Okay. Yan. Para gumana yung front LCD niya. So ayun, ito na yung BABYSNAIL 4K action camera. Tingnan natin kung kaya natin ilagay sa front. So, ayan yung BABYSNAIL 4K camera LCD, front LCD niya. Okay, back, usan natin. So, dito siya pinapower on. Ayan. So, wala pa akong card. Ayan. Nabigit lang natin konti mga settings niya. Ayan, video resolution niya. Oops, sorry. Yan. Up to 4K 60fps. Meron siyang electronic stabilization. Loop video. Auto white balance. Record sound, field of view, wide, medium, narrow. So, hindi ko siya mapindot kasi naka, ano kasi siya, 60fps kasi siya. Pero pag binabaan natin, mga 30. So, ayaw pa rin niya. Pero pwede to siya, ano, 1080p. Ayaw pa rin. So yun, ito na siya, yung BABYSNAIL action cam. So pag-aaralan muna natin to, bago sa
gamitin, paano ilipat yung LCD o yung picture niya o yung display niya dito sa harapan. Eh, hindi ko pa alam kung paano siya pagganahin. And usually dati, ang gamit ko lang yung ano, SJ Cam 4000 pa lang. So after nung mga tagal na bago akong nakabili ulit ng bagong 4K o yung bagong action cam. So ito na nga yung pinili ko kasi for vlogging na rin. Then may kaganda kasi meron siyang front LCD. So maganda siya pang selfie, mga ganyan. Pang vlogging. So yun lang muna. Thank you sa panonood nyo. Abangan nyo na lang yung video ko ulit para sa the features naman nito, yung kanyang video, camera, kung maganda ba talaga siya for vlogging, kasi may external mic siya. So abangan nyo sa next video natin yan. Ha? Iko-compare natin yan. Then, meron din tayo susunod na video pag last nun is yung, ano, yung lens niya. Kung mas maganda ba yung pang GoPro daw na replacement lens. Tingnan natin kung mas maganda siya kasi sa stock lens. So, sa susunod na video pa yun. So, yun lang. Thank you sa panonood nyo. Have a nice day. And God bless. Thank you.